Guys, welcome back again to my YouTube channel. For today's video guys, gusto kong i-share sa inyo kung paano natin mache-check ng mas mabilis ang ating precinct number using online. So in this video guys, ipapakita ko sa inyo kung saan po tayong website mas mabilis makapag-check ng ating precinct number. Excited ka na bang bumoto? Check mo na ang precinct number mo at kung saang polling area ka boboto. Malalaman mo rin dito ang iyong voting status. Kaya kung kayo po interested, tapusin niyo po ang aking video. So ayan guys, sa inyong Google, i-type niyo lang ang COMELEC Precinct Finder Online Verification. So diyan po ako nag-check para mas mabilis ko pong makita ang aking precinct number at kung saang polling area ako boboto. Dito guys, makikita rin natin kung ano ang status ng ating voters registration. Para i-check ang names ng family members mo para malaman mo kung ano ang status ng kanilang voters registration. Basta make sure lang guys na same data ang pinrovide ninyo nung nag-apply kayo ng registration sa COMELEC. So ayan guys, pag may lumabas na dyan, hanapin nyo lang ang COMELEC Precinct Finder Online Verification. Next guys, scroll down lang natin siya hanggang sa makita natin yung voters information. May lalabas po dyan guys na disclaimer. Pag nabasa po natin, click lang natin yung continue para mag-proceed na tayo sa voters information. Then i-fill in po natin yung mga details dyan like yung location, which is nasa Philippines po tayo. Then, lagay na po natin yung ating first name, the next middle initial, at yung ating last name. Then, proceed na po tayo sa place of registration. Piliin lang po natin kung saan area po tayo. At i-fill in lang po natin dyan yung mga important details. Then after po dyan, click po natin yung CAPTCHA. Then click po natin yung search para mag-proceed na po tayo sa confirmation. Basahin na lang po natin. Then click po natin yung proceed. After nyan guys, makikita na natin ang ating full details na ating polling information. Indicated din dyan yung ating precinct number at kung saang area tayo pumoto. So makikita din natin yung ating status kung tayo ba ay active o hindi na. Then click nyo lang po yung search again kung gusto nyo pa pong mag-search na ibang names ng family members nyo. Then magpo-proceed uli kayo doon sa umpisa sa may voters information at same procedure pa rin po. So dito guys, tinry ko rin i-check yung status ng voters information na aking yumaong tatay. Since last 2016 ay hindi na siya nakaboto. So tingnan natin kung ano ang lalabas. Kung magsa-search pa kayo guys na iba pang names na inyong family members, just make sure lang guys na yung data na binigay ninyo nung nagpa-register kayo is yun din yung data na ilalagay nyo dito. So ayan guys, makikita natin na may record pa rin siya pero ang nakalagay sa kanyang status is deactivated na kasi hindi siya nakaboto last 2016 at yung tatay ko ay namatay na. Mas maganda talaga guys na mag-check din tayo through online para malaman natin yung ating precinct number at yung status natin kay COMELEC kung tayo ba ay active or deactivated ng ating voters registration. At ang maganda pa rito guys is hassle-free siya at hindi na natin kailangang pumila pa ng mahaba para hanapin ang ating precinct number. So ganun lang guys kadali mag-check ng ating precinct number at ng status ng ating voters registration. Kung nagustuhan niyo po ang aking video, pa-like and subscribe na lang po sa aking YouTube channel at pa-hit na lang din po ng notification button para ma-update ko po kayo sa aking new upload videos. Thanks for watching guys. Bye!